sa inyo lahat. Ngayon po ay July 22, 2023, Sabado. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hanguin sa aklat o awit ni Solomon, chapter 3, verses 1 to 4. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. So kung kukonek po natin, no, sa awit ni Solomon, na para bang ito po yung damdamin, no, ng isang taong nagmamahal at naghahanap ng kanyang minamahal, o sa inahanap niya yung taong kanyang mahal dahil nagkahiwalay, no. At kung ugnay natin yan, no, dito sa buhay ni Santa Maria Magdalena, no, kung saan ay ipinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan. Kung dati po, ito ay ordinaryong paggunita lamang kay Santa Maria Magdalena, pero ito po ay itinaas bilang kapistahan. Ibig sabihin talaga yung bang buong simbahan po ay magsiselebrate nito sa misa. Hindi po ito optional, kundi ito ang pinaka-tema, no, ng pagdiriwang sa misa, dahil nga si Santa Maria Magdalena ay itinuring na apostol ng mga apostol. So kung may mga apostol, so mayroong naglilingkod din sa o kasama katuwang ng mga apostol. Kaya siya ay tinawag na apostol ng mga apostol. Kilala rin siya, no, bahis sa mga kwento, isa dahil nga siya po ay naging malapit, no, isa sa mga malalapit na kay Jesus, no, ng mga sa kababaihan. At sinasabi rin na pinalayas ni Kristo ang 10 demonyo sa kanya, kung kaya mas lalo siyang napalapit dahil naramdaman ni Maria Magdalena ang pagpapatawad at pagmamahal ni Jesus o ng Panginoon. Kaya hindi na siya lumayo, no, sa piling ni Jesus. Kahit po nung siya ay ipako sa krus, si Maria Magdalena ay sinasabing isa sa mga babaeng nakatayo, no, sa paanan ng krus, naging matapang at naging matapat sa kanya pong minamahal, sa taong nagmamahal sa kanya. So, kaya maririnig niyo rin po sa Ebanghelyo sa araw na ito ang karanasan ni Maria Magdalena, no, hinahanap niya ang kanyang minamahal. Sabi ko nga po kanina, yung pahayag sa awit ng Solomon, ito yung babae, ito yung tao na naghahanap sa minamahal o nagmahal sa kanya. At akala niya ay nawala na, akala niya ay ninakaw, akala niya hindi niya na makikita, pero nagpakita si Jesus at tawagin siya sa kanyang pangalan na Maria. At doon po ay nagsimula ang panibagong misyon sa buhay ni Santa Maria Magdalena. At ito ay ang ipahayag na si Kristo ay nabuhay na mag-uli. So si Maria Magdalena ang isa, no, sa mga babaeng pinagpakitaan ng Panginoon nang siya po ay muling mabuhay. Kaya ganun na lang po yung kagalakan, yung kasiyahan ni Maria Magdalena. Kaya nawa po sa araw na ito ay nawa patuloy natin, no, kasi paano mo mahanap ang taong magmamahal o nagmamahal sa iyo kung hindi mo naman ito hinahanap, di ba? Kung siyempre masarap po yung
pakiramdam na alam mong minamahal ka at ito yung sinusuklian mo, no, ng pagmamahal. Dahil bihira nga po, madaling, parang sa minsan, madali maghanap ng mamahalin, pero mahirap ay yung mamahalin ka rin. So, sa karanasan ni Maria Magdalena, makailang beses din siyang naghanap ng taong magmamahal sa kanya, pero marahil marami ang ginamit lamang siya. Pero nang matagpuan siya ni Jesus, kumbaga iparamdam ni Jesus ang pagmamahal sa kanya, pinili na rin niya na mahalin si Jesus at maging tapat sa kanya hanggang sa wakas, hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang buhay. Ganun po ka, ganun kabuti ang Diyos, no, na mamahalin tayo sa kabila ng ating hindi magandang katayuan sa buhay o estado sa buhay. Mamahalin niya tayo kahit tayo po ay isang makasalanan. Kaya nawa, huwag natin palampasin at nakakatiyak tayo katulad ni Maria Magdalena. Kapag hinanap mo ang Panginoon, matatagpuan mo ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.